Yung alam niyo yun, hindi siya yung katulad kanina na doll skin lang, parang walang buhay, 'di ba? Ngayon, parang nag-glow na, parang fresh na fresh ang aura mo, 'di ba? Ganun. Hello mga Marshies, welcome back to my channel. If bago lang kayo dito sa channel ko, I upload videos about skin care, makeup product reviews, self-care, motherhood tips, and I also share my pregnancy journey. And if bet niyo yung mga ganang klaseng videos, isubscribe niyo na yan and hit the bell button para like kayo ma-notify sa mga bago kong videos. Alright, so for today's video mga Marshies, samahan niyo akong mag first impression product review. Another skincare product na naman to mga Marshies. Na gusto ko i-share yung honest review ko regarding this product. So, samahan niyo ako mag-get ready with me by using this product. So, this is the Papaya Soothing Gel. Ah, diba? So, gagawin ko siyang moisturizer as well as my primer. Actually, I've been using this for a month now. Kung makikita nyo, 1/4 na lang yung laman niya. Yun, nag-enjoy ako sa paggamit sa kanya. When you open it, meron siyang plastic cover. Wait lang, hindi ko lang mapakita sa inyo kasi na-stuck na siya dun sa mismong cover. So, wala siyang scoop. What I do is, kumukuha lang ako ng tamang amount ng product para sa face ko and sa neck ko na. And ayan siya, yung consistency niya. Thick gel siya na clear. Malamig siya mga Marshies. Ayan, di ba? When you apply it on your face, grabe, sobrang refreshing ng feeling. Amoy pa lang niya, maa-addict ka. Sobrang bango. But yung bango niya is not that overpowering. Tama lang yung scent niya, yung amoy niya, yung bango niya, tama lang. Hindi siya masakit sa ilong. Na sa sobrang bango, alam niyo yun, di ba may mga sobrang bango na masakit sa ilong? Ito hindi, mabango siya, pero gentle lang yung amoy niya. It's very soothing sa skin, sa feeling. When you apply it, mararamdaman mo yung lamig niya. Diba yung nagagawa talaga ng soothing gel, mga Marshies? So, by the way, magme-makeup tayo ngayon ulit. As you can see, sobrang dry na siya, pero ang glowy ng skin ko, diba? Ayan o, moisturized siya. Yung alam yun, hindi siya yung katulad kanina na dull skin lang, parang walang buhay, diba? Ngayon, parang nag-glow na, parang fresh na fresh ang aura mo, diba? Ganun! Ganyan yung mga nagagawa ng ano, soothing gel. And take note, I love this product kasi whitening soothing gel siya. Kaya yun yung isa pang nagustuhan ko sa kanya. So, yan. I'm gonna use this first, the Vice Cosmetics Gondol Volumizing Brow Gel. Ayan. We're going to apply first the Tokyo White Whitening Tinted Sunscreen. Maganda yung lapat ng tinted sunscreen sa aking ginawang primer na Papaya Soothing Gel. And then, yan, apply na natin yung O2O na brow soap. Meron siyang color, kaya medyo hinay-hinay lang din sa pag-apply. Mahirap na baka sumobra, magmukha na naman akong halimaw. Ayan. Ah, Jeva! Yan lang ating mga kilayan para ma-enhance lang ng konti. Tapos, mag-apply na tayo ng aking favorite lip balm, which is the Peach Lip Balm of Too Faced. Ganyan natin ang konti para ma-moisturize ulit yung ating lip. And we're going to use first this EB Matte Color Stick in the shade of Rosy U. Ayan. Nalagay natin dito sa ating eyelids. Ganyan lang. Tapos, mascara using this Maybelline Hyper Curl. Next naman is blush on using my NARS in the shade of Orgasm. Ayan siya mga Marshies. Papawis na ako. But then again, maganda yung primer kasi it has the ability to control yung paglabas ng sebum sa face mo, yung pag-oil up mo. And then, magli-lipstick na tayo. Yung lipstick na gagamitin natin is the Bobbi Cosmetics in Hollywood Fix Scent. Halos parang wala kang nilagay sa kanya. Ngayon lang. Alright, so, that's my final look. Using this, ano ba yan? May buho ako. Yeah, using this Ever Organics Papaya Soothing Gel. And yan, I'm going to share with you na my honest impression review
about this Ever Organic Papaya Soothing Gel. When it comes to packaging, it has this color orange, summery vibe, tropical, mga ganun, ayan. And there's a sticker at the top and at the bottom, which I think it's waterproof kasi kahit basa yung kamay ko na hawakan ko siya, hindi nag-fade yung mga print niya. This retails at 188 pesos. It's available sa Watson's, Lazada, Shopee. Available din siya sa all leading supermarkets and department stores nationwide. Yeah, this is the first ever papaya soothing gel in the Philippines, ha, na alam ko. Kasi sila pa lang yung first na nag-release ng papaya soothing gel, the Ever Organics, which is under Ever Belena Cosmetics, if hindi nyo pa alam. I'm gonna read first kung ano yung mga nakalagay dito sa front. Ever Organics Papaya Soothing Gel, whitening with niacinamide and hyaluronic acid, paraben-free, alcohol-free. This tub is 300 ml, which is made in Korea. It's nice kasi hinighlight talaga nila mismo yung whitening. So it means they're claiming that this soothing gel has a whitening effect sa skin natin. Not only sa face, but you can also use it to your whole body. Like ako, ginagamit ko siya sa buong katawan ko, not just sa face ko and sa neck ko. Kasi sobrang makaka-addict yung amoy na to, promise. And yung effect niya sa skin, yung feeling mo na parang fresh na fresh ko dahil sa amoy niya, tapos yung cooling effect niya. And also, with the key ingredients na niacinamide and hyaluronic acid, which is alam naman natin kung ano yung nagagawa nito sa skin natin, diba? Lalo na pagdating sa mga skincare products. At the back, I'm gonna read it to you. It also says here that Ever Organics Papaya Soothing Gel, whitening with niacinamide and hyaluronic acid, paraben-free, alcohol-free. The claims here, it says here that the Ever Organics Papaya Soothing Gel contains concentrated papaya extract to effectively lighten skin through gentle exfoliation, as it removes dead skin cells and repair the skin's natural complexion. It also contains niacinamide to relieve skin redness, control oil production, and help fade hyperpigmentation with hyaluronic acid to deeply hydrate the skin. So yun yung effect ng hyaluronic acid and niacinamide sa skin natin. So this is 24 months upon opening. Yun yung expired siya. Manufacturing date is 03-2021. This is formulated and made in Korea. Imported and distributed by Ever Belena Cosmetics. Isa to sa mga line din nila when it comes sa mga skincare products. So aside from Hello Glow, they have this Ever Organics also. So yeah, I really love this product kasi maganda siya para dun sa mga gustong magpaputi or merong mga hyperpigmentation. Makakatulong talaga to na yun na gusto nyong mag-lighten pa yung skin nyo, mag-whiten. But this is not an instant whitening soothing gel, mga Marshies, ha. It would take time. If continuous yung paggamit nyo na to, syempre, mas makikita nyo yung effect, diba? Pero, I've been using this for a month now. Katulad nung sinabi ko sa inyo kanina, nag-e-enjoy ako pag ginagamit ko siya, habang ginagamit ko siya. Kasi nakikita ko yung results sa skin ko, yung effect niya, nag-glow, nagla-lighten yung skin ko. And it also has a gentle exfoliation na nakakatulong para mag-lighten yung skin natin, para i-remove yung mga dead skin cells natin. Kaya, nakakapagpa-lighten siya ng skin. Hindi ako nakaramdam dito ng kahit na anong hapde, ng kahit na anong lagkit, ng kahit na anong bigat sa pakiramdam sa skin mo. Yung parang wala ka talagang ginamit. Kasi ano siya, kahit na thick gel siya, once na in-apply nyo na siya sa skin nyo, parang nagiging tubig siya. Alam nyo yun, parang nagpahid ka lang ng water talaga sa katawan mo and sa face mo. Ganun yung pakiramdam. Tapos meron siyang malamig na effect. Malamig siya sa unang apply mo sa skin mo. Ang maganda pa sa kanya, madali siyang ma-absorb ng skin mo. Hindi siya yung matagal, yung maghihintay ka pa para mag-set lang siya. Hindi siya malagkit, hindi siya mahapdi sa balat, hindi siya masakit. Kahit meron siyang gentle exfoliation na nagagawa sa skin natin, hindi. And hindi nagbabalat yung skin ko sa kanya, hindi nagda-dry. Kasi nga, nakakatulong siya rin para ma-moisturize niya yung skin mo. Kasi usually, di ba, ibang skincare products na may exfoliator, ano siya, nakakapagpa-dry ng skin. Eto hindi, kahit na in-exfoliate niya yung skin natin, hindi nagda-dry yung skin natin, hindi siya nagbabalat, moisturized pa siya, yung parang hydrated na hydrated yung balat mo. Fresh na fresh yung skin mo. Gusto ko rin sa kanya kasi whitening siya. Skin whitening kasi ako. Gustong gusto ko yung mga products na may mga
pampaputi. Kasi gusto ko pong ma-lighten yung skin ko, maging fair pa, complexion ko pumantay. It's ano pala, it's also vegan and cruelty-free. Meron nga lang akong suggestion sa kanila na sana medyo lakihan pa nila yung print nila dito sa part na to. Yung mga cruelty-free, vegan, ganyan. Kasi hindi masyadong nababasa. And also, wala siyang scoop para sa akin. It's unhygienic gamitin kapag i-dip mo pa yung kamay mo or your fingers mo para kumuha ng product. Ginagawa ko, isang beses lang ako kukuha with my clean hands using my back of my fingers para kumuha ng product sa kanya. So, hindi na ako magdidip ng magdidip pa sa kanya kasi parang medyo unhygienic nga yun. So, much better if alagyan nila ng scoop or spatula para lang medyo maging hygienic kasi skincare product to eh. Also, yung mismong pinaka plastic cover nila sa loob. Nung unang ginagamit ko siya, mga 1 to 5 days, ganyan, natatanggal ko pa siya dito sa mismong tub. But, nung medyo matagal ko na siyang ginagamit, hindi ko na-stuck na siya dito sa mismong cover. Dapat medyo ganda-handang din nila yung mismong plastic cover nila sa loob. There lang. Yun lang naman yung pinaka gusto kong i-suggest sa kanila para ma-upgrade pa nila yung packaging lang. Kasi the product itself is 100% okay sa akin talaga. Kasi maganda yung effect na talaga sa skin ko. Hindi ako nag-dry, hindi ako nagkaroon ng redness sa skin. When it comes sa primer, kapag ginamit ko siya as primer, maganda yun, no? Diba? Flawless yung finish ng makeup sa akin. Hindi ako nagkakaroon ng white cast. Maganda yung lapat nung makeup sa mukha ko. Maganda siya gamitin as primer as well as moisturizer. 2-in-1 na siya. Yan lang naman yung masasuggest ko, yung scoop or spatula and then yung plastic cover. Yun lang yung dapat medyo mas i-upgrade pa nila ng very light para i-add nila and i-upgrade nila para mas maging quality pa yung mismong packaging. So yeah, well, that's it for today's video mga Marshies. Sana nag-enjoy kayo and meron kayo natutunan dito sa video na to. And if you do, please don't forget to give this video a big thumbs up and don't forget to subscribe to my channel if you still haven't. And click the bell button para lagi kayo ma-notify sa mga bago kong videos. And para sa mga hindi pa nakaka-follow sa akin sa Instagram account ko, i-follow nyo na rin ako. I am Kim Tadeo. That's it for today's mga Marshies. See you on my next one. Bye!